Hey guys, nandito ako sa Nordstrom sa Amerika. Meron din pala silang mga second hand dito, pero grabe ang mahal. Nordstrom ba ito? Dillard's pala. Sorry guys, Dillard's pala. Tingnan mga kipal nila. Ang mahal, mura nyo lang makukuha sa kanya. Binibenta. 820. Magkano to? Mura ko lang yung nabibili. Mura ko lang ito nabibenta. Ba't ang kaya pala marami dito? Kang client. Na taga-America. Kasi alam nila mo. Oh, tingnan mo. 1.6. Pero ay, hindi. Mura lang din ito ng konti sa amin. $170. Sino bibili niyan? Eh, konti na lang bago na. Tapos eto, magkano to? $850. Kalahati ko lang yung magbinibente. Ang ganda nito. Actually, $160. Medyo okay lang. Kasi ano eh, puti pa yung ano niya. Ito. Puti talaga eh. Yung ang bago niyan. Siyempre. Tapos yun, niluluma lang ng tao. Para mas mukhang 1-2-2. Tangke na. Eh, ako. Magkano yung Neverfull? 2,000? LV, magkano? 750, oh my God. Magkano? 950? Tama ko lang ito ng less than 300. 950, oh my God. It's just less than 300. In Japan, when it's second hand. Hey, kasi ano yun, okay lang kasi may hindi ko pwede tingnan naman ako. Kaya nga. Kasi may tikiring-tikiring, maniniwala na sana ako. Eto, grabe. 850. Makukuha ko lang to nang wala pang 200. Pero totoo yun, ha? Tapos Balenciaga. Sa bagay kasi, baka nakuha lang din nila to sa Japan tapos binenta nila dito. Kasi syempre, mamahalan din talaga nila yun. Kasi wala silang tubo tsaka multo. Bakit nga mura sa Japan? Paki-explain. Hmm? Bakit nga mura sa Japan? Maraming choices. Maraming tao. Di ba mas maraming tao dyan? Parating, mas maraming tao. Mas maraming mag... Angkat. Mas maraming... hindi naman. Mas maraming... nagbebenta ng bag nila. Mas maraming kung ano-ano. Whatever. Hindi ko ma-explain. Magkano itong Birkin? Hindi nilalagay yung presyo kasi sobrang mahal nito. Magkano? Dito. Kasi yung gantong leather medyo mahal. Magkano ito? 1.7. Okay lang. Ito maganda. Normal. Lagi? Oo. 2.9. 3,000 na. Ngayon yung medyo panlalaking style. Nibili natin si... So, eto guys yung Dillard's dito sa Amerika. Mahal. Sa Ian Carlos TV na lang talaga kayo bibili. Eto mga bago yan. So, ngayon, ang mura dito yata yung mga pabango. So, bibili tayo ng Chanel na pabango. Para 2019 na eh, para medyo ibang level naman yung amoy natin. Tsaka 2019 na magtatagalog na lang daw ako kasi nahirapan na rin ako eh. Lalo dito sa Amerika, masasapawan talaga ako ng English dito. Hindi ko kayang sabayan yung mga Englishan nila kaya Tagalog na lang ako para hindi nila ako naiintindihan. Pag nasa Japan tayo, mag-English tayo kasi hindi nila tayo maiintindihan masyado. Pag sa Pinas naman, ayoko di ba English doon? Nagagaling mag-English ng mga tao doon. O eto na, pabango. Just looking here. Okay, take your time. 110 yata, 110. Ito 130. Hindi ko gusto yung amoy na ito. Ito yung pinakamabango, 150. Bango din ito. Ito naman ito. Dito tayo sa Hollister, so mura daw dito. May mga sale. Ayun yan, nabili ko eh. Tignan mo, pareho. Tapat na sa akin. Magkano? 50% off sila. 40... No, 54.
Pero half price lang yun kung mabili. Ang sarap lang dito sa Florida kasi mainit. Tingnan nyo, naka-long sleeve ako kahit mainit. Tama lang yung weather. Kasi lalo ngayon, medyo hapon na, so medyo malamig. So pwede mag-long sleeve. Hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig. Pero most of the time, mainit dito, di ba? Guys, nakabili na ulit ako ng Hollister tsaka Bath. Bath ba yun? Bath and Bath Works. Bath and Body Works. Pasalubong lang kung anik-anik. Meron pa akong gustong bilhin kaya nung wala na akong pera, kulang sa budget. Tsaka wala nang time, pupunta kami dun sa St. Augustine. What you call it? St. Augustine Outlet. Church. Tanga. Hey guys, nandito na ako ngayon sa kotse ni Elizar. So, I bought Chanel. Ito yung free na binili guys sa akin ng Chanel. Grabe, nakakahiya sa cashier kasi tatlong credit card na decline, grabe. Anyways, wala na kasi akong pera kaka-shopping. Talaga, pinunta ko talaga dito matulog, magpahinga, mag-shopping kasi grabe. Nandito lang ako sa Jacksonville, Florida. Ano magagawa sa Jacksonville, Florida? Pumunta lang ako ng Orlando saglit. Nag-New Year lang ako doon. And then, tomorrow, pupunta kami sa Bahamas saglit para magbasa. Kasi, dry na dry ako dito. Grabe. Ano yun? Bahamas Sunlight. Yeah. Bahama Mama. Bahamas Sunlight ang gusto ko talaga. Para, you know, magpapatan tayo dahil napaka-mistiso ko. Charot. Arby's. Anyways, yun. So mag-Arby's? Arby's? Anything. Anything you want. I mean, di pa rin ako napunta. Hirap mag-English talaga sa Amerika, guys. Ang daming sinasabi. Like, hello, how are you? How are you doing? Did you find anything okay? Ganon. Sabihin ko lang, yeah. Pasok pa sa loob? Or... Pero, ano yun? Oh, general lang drive-thru. Kaya lang tayo sa dito. Pero yun nga guys, grabe ang babait nila kasi parang kung sino-sino lang parang kahit sino lang sasabihan ka ng hi, how are you, how are you doing, like I like your shirt, I like you, whatever, I like you, blah blah blah. Pero kasi sa Pinas tsaka sa Japan na na-experience ko na everyday, wala naman, napaka-cold nila, hindi sila nag-how are you man lang, ganyan, hi, hello, ganyan, napaka-cold ng tao. Pero dito parang Hey, ganyan. Wala lang, gusto lang nilang maging ano ka. Good mood. So anyways. Ako ng Allure ba basa dito? Allure Home Sport, like. What drink would you like? Kailangan ko kasi ng just water. Powerade. Just water. Just water. Just water? Anything else? One water and one Powerade. Thank you. So Allure nga siya, guys. Ito, nabili ko din guys, Calvin Klein. Mura lang yan, like 20, 10 piraso. Akala ko sa Chick-fil-A. Chick-fil-A, akala ko sa Arby's. We're here in Chick-fil-A. So ito na ngayon, libre lang siya sa binili kong Chanel. This Blue de Chanel Paris Parfum pour Homme. Hindi ko alam. I don't know how to read it, guys. Pero tatlo yung klase na ito. Yung isa, walang nakalagay na what na ganito. Mura lang yon, 100 something lang yon. Tapos yung isa, 130. Hindi ko alam kung toilet nakalagay. Amoy toilet kasi, kaya hindi ko na binili. Tapos eto, Parfum pour Homme. Basta maganda yon, mabango siya. Mabango to. Like parang nakakasosyal. Kasi 2019, sabi ng friend ko, 2019 is all about being classy, 'di ba? Sabi ni Adrian. Kailangan 2019 dapat maging classy tayo. Classy, sexy, smart, beautiful, beaching dago. Ano pa ba? Basta 'yun. 'Yun lang muna sa 2020 na susunod. And guys, Bath and Body Works. Bumili ako ng 10 pieces na hand gel. Binili ko siya sa Bath and Body Works. 10 yung binili ko. I just paid $12. Ayan, merong necktie.
cannot read it. Ayan po, man. Pasalubong lang sa Pinas. I mean, sa friends ko sa Japan. Tapos kila mama, kila tita. Alam mo naman, $1 lang pasalubong natin. Sawa na kasi sila sa kitchen, kaya nanganap ako ng mga $1. $1, mes. Punta ako sa favorite kong brand, which is Hollister. Favorite kong American brand is Hollister. Kasi grabe. Ang ganda ng mga fitting niya sa katawan, lalo na pag medyo hindi naman super macho, like medyo may laman ka. Ang ganda niya yung fit, parang nakaka-macho. Parang, you know, you don't need to go to the gym. You just wear Hollister, you'll be like super fit, diba? Ang dami sinasabi, tayo. Mag-ingis pa kasi ako. Parang, you know, you don't need to be macho. Just wear Hollister, you'll look like macho. Nakabili ng white shirt kasi favorite ko yung white shirt, parang kasi any outfit, just wear white shirt, you'll be fine, diba? You'll be fine, diba? Kumokonyo. Tangina. Kinuha ko yung kapatid ko ng isa, $5 lang. Tapos $5 lang ba? Yeah, I think it's just $5. Konyo. So I bought 2 para sa akin kasi mahilig ako sa white shirts, kasi you know, yung mga millennials ngayon, pa white shirt na lang kasi ayaw natin magmukhang sobrang rich, kahit rich naman talaga tayo, you know. Another white shirt na may konting blue, which is Hollister ulit. Ang size ko sa Hollister, sa America lang naman talaga ang Hollister, medium ako sa Hollister. Pero sa Japan yung ibang mga ibang sukat ko, like Uniqlo is large ako or extra large, kasi masyadong masikip sa dede ko, medyo malaki yung build ng chest ko, kaya medyo lang, hindi siya nang matambok, yung medyo malapad, so masikip sa akin. So pag basta medium lang ako dito sa katunay. Minsan small nga lang ako dito eh, pero masyado nang ang pangit tignan, kasi pag sobrang sikip mo, pamacho ka, parang so gay, bro. Naka $22 lang. $22 lang ako sa 3 shirts sa Hollister. St. Augustine Church outlet. Oh yeah, there's St. Augustine Church. I went there like a year ago with my friend. So, kakain tayo ng Chick-fil-A from US away. Nagutom kasi ako, guys. Alam mo ba, guys? Parating yung mga pagkain dito. Alat. Sumasakit na yung pantog ko tsaka buto. Bato. Grabe kasi, like, yung friend ko talaga mahilig sa magluto ng maalat. Ganina, nagluto na siya ng spam, hotdog, tsaka itlog. Grabe, like, ano ba yan? Yeah. 2 weeks na akong kumakain ng maalat. Paglalabas ako, maalat na naman. Burger, steak, potato fries. Grabe, it's not healthy to live here in America. That's why everything is FAT. everybody pala. Everybody's FAT. Unlike in Japan, it's the food there is very cheap and you don't have to give tip, because tipping in Japan is rude. Not really rude, but you know, you don't have to give tip, because you know, it's our pleasure to serve you. You know, binabayaran na nga kasi. Ganun yung mindset ng mga Japanese. Binabayaran na po kami. Ang gusto namin is bigyan kayo ng magandang service. Kaya wag na po kayo maging mag-tip. Hindi po kami nagiging plastic dito na sinaservan kayo para bigyan mo kami tip. Ganun kasi dito, para sa America. Ganun eh. Hey, how are you? How's the food? Is everything okay? Gaganyo-ganyo ka para bigyan ka ng tip, syempre. Ganyan dito. Mga tao dito, parang si, lahat sila Kardashian. Fake and plastic. Joke lang.
Hurt ka ba? Guys, di ba nga nag-vlog ako nung nakaraan? Like sabi ko, papakita ko pa ibang pinamili ko. Hindi ako, sa sobrang dami kong pinamili. Nasuod ko na yung iba nung pumunta kami ng Universal. Hindi ko na napakita. Pero guys, mabay talaga na tao dito. Magandang si Cristo. You must visit America even though you don't like to visit here. Because there's nothing to visit here. Like if you go to Universal, it's just theme park. That's it. And then you have to go back into your country. Yeah, parang wala masyadong mabibisit dito. Like when you go to Thailand, there's a lot to explore. When you go to Japan, there's a lot to explore. Like culture, food, whatever. But if you go to America, you have to have a car, rent a car, or, you know, or bus, ganyan-ganyan. Unlike if you go to some Asian country, you just ride the train and then you'll be okay, you'll be fine. You know?